Welcome to my channel. I am edsenriquez, your mommy explorer. And for today's video, gaya ng sinabi ko noong nakaraan, meron tayong review na isang brand diaper, pero dalawa sila. Same brand but different variant. Yung isa is Huggies Dry Pants. Ito ata yung classic nila. Tapos, yung isang re-reviewin natin na Huggies din, itong platinum nila. Meron siyang zero fill technology. Titignan natin kung ano ba yung pinagkaiba nitong dalawa. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored, hindi ito bayad. Kami mismo ang bumili ng diapers na to. Pero Huggies, baka naman. So, simulan natin sa Huggies Dry Pants. Ipa-flash ko na lang dito kung magkano namin siya nabili. Ito, nabili namin siya sa Shopee. I-divide mo siya per piece, kakalabasan is 9.83 per piece. Bumili din ako nito sa Lazada. Nung nag-sale sila nung 5.5, pakita ko na lang yung price kung magkano namin siya nabili. Kung i-divide mo siya per piece, 8.42 per piece. Ganito yung average ng price ng diaper na to per piece. Next, itong Huggies Platinum. I-flash ko na lang dito kung magkano namin siya nabili. So, kung i-divide mo siya per piece, kakalabasan niya is 27.44 per piece. Diba? Ang layo, ito around 9 to 8 pesos per piece. Ito 27 pesos per piece. Ano bang magic ang meron dito? Diba? Bakit sobrang mahal niya? Hindi niya din natin kung doon ito naman ba? Or pwede naman na mag-stay. Bago tayo magsimula, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung batayan ko para masabi nating maganda yung isang diaper. Ipa-flash ko na lang dito. Yan. Ayan po yung aking batayan para masabing maganda yung isang diaper. So, ititest na natin ito. Ito yung diaper. Meron siya nakalagay na front, meron din siya nakalagay na back. Soft naman siya kasi cloth-like siya. And, ititira na natin siya sa gilid. Madali naman itir yung gilid. Ito yung itsura ng diaper sa loob. Ayan, so, hindi naman din siya ganun kakapal. Ayan, pero ramdam mo yung mga gel sa loob. Ngayon, itest natin yung diaper. Meron ako water dito. Okay, let's start. Oops. Mabilis-bilis naman siya mag-absorb. Isa pa. Ayan, so around 2 to 3 seconds yung absorbent niya. Ilalagay ko na itong 2 cups of water. Tignan natin kung ma-absorb ba niya yung 2 cups of water. Tignan natin sa gilid. Ayan. Hindi naman siya nag-leak. Iyan ang importante, hindi nag-leak yung diaper. Ay, meron akong tissue dito. Kuha tayo ng isa. Top natin yung tissue. Wow. So, yan. So, ayan, nagka-transfer yung wetness dun sa tissue. Ito yung Huggies Platinum. Gaya nung una kanina, meron siya naka-indicate na front at back. Ito, yung feels niya mas malambot dun sa una. Tapos, may nakita ko dito na color yellow line. Hindi ako sure kung wetness indicator ba to. Tignan natin mamaya pag nilagay natin yung 2 cups of water. Pero sa packaging kasi niya walang naka-indicate. Tapos, may nakita din ako. Sabi sa packaging niya, so nag-expect ako na meron siyang tape sa likod kasi ganito yung nasa picture. Pero nung chinek ko, wala. Unlike yung Huggies na color green, meron siyang tape sa likod. Ang lambot niya actually. Oh, ang smooth niya. Ang smooth ng pag-open. Ayan. Patingin nga. Mas manipisto dun sa una. Ayan. Tignan ko kung totoo ba yung nasa isip ko na mas manipis ito. Ayan, oo nga. Ito, mas rough siya. Ito, mas smooth sa loob. Ayan, oh. Ang lambot. Iba yung texture niya. Parang sa pillow. Ganun yung parang texture nito eh. Ito, medyo may pagka-rough siya. Mukhang iba yung materials nito. Iba yung sa loob, oh. Iba nga. Mas malambot ito. Tapos, oo, mas manipis siya. So, absorbent test tayo. Let's start. Ay! Isa pa, mali.
ang bilis niya mag-absorb. Ilalagay na natin yung 2 cups of water dito. Tignan natin kung mag-leak ba sa diaper or ma-hold niya lahat. Eto ako, may kasalanan yan. Medyo clumsy po tayo. Sa gilid, yes, yan ang gusto ko. Walang leak. So, eto na yung aking tissue. Tignan natin kung mag-transfer ba yung wetness sa tissue. Tap. Oh. Wow. Totoo ba to? Kita ba sa camera? Ayun o, konti lang yung na-transfer. Ayun o. Ito lang, banda dito lang yung na-transfer. Pero, ulitin natin. Ayan, medyo nag-transfer siya. Pero hindi siya katulad nung kanina na super transfer. Ayan, press, press. Ayan o, hindi masyadong nag-transfer. At ayun, wetness indicator nga siya. Since yellow yung line dito at color blue yung nilagay kong tubig, so nag-turn into medyo bluish green siya. Pag suot ni baby to, tignan natin kung gagana ba yung wetness indicator. Sa itsura, parang mas malaki ito kesa dito. Pakita ko din yung sa side. Ito yung sa likod, yung sa bandang puwetan. Mas malawak yung salon niya kesa dito. Yan. Tapos, ayun, kita naman tong dalawa, diba? Dito sa pinakataas, yung fit niya. So, yung itsura nila. Ititest natin actually itong mga diapers na to. Titignan natin kung pwede pa siyang pang overnight, kung heavy duty pa siya, at lalong-lalo na kung hindi siya lumalawlaw at swak sa activities ni baby. Paalala lang po, ako ay breastfeeding mom, which means breastfed yung baby ko. Hindi ako sure kung may kinaibahan ba sa output ng breastfed baby versus formula baby. Another is, hindi po nagpapacifier yung baby ko, which means buong gabi siya dumidede sa akin. Ito kasi maging reference natin sa output ng diapers overnight. So, itry na natin ito in actual. And 8:13. So, ito na yung diaper. Comfy naman. I-update ko kayo bukas regarding sa performance ito overnight. Yan, 7:20 a.m. na. At ito yung diaper. Walang basa. Ito yung higaan ni baby. Yan. Wala din basa. Chinek ko din yung pajama niya. Wala ding basa. Ayan. So, ayan. Medyo puno siya. Pero, ayan o. Hindi siya lawlaw. Ang liwanag. Ayan. 7:53. Ganito yung fitting. Parang mas malaki yung diaper na to. Kaysa dun sa classic na Huggies. Ayan. Ganyan yung fitting niya. Tapos, parang salong-salo yung ano yung dito sa gilid. Okay naman yung fitting niya. Yan, o, parang hindi masikip sa kanya. Kahit chubby yung baby, mas stretchable to. Yan. And, ayun, i-update ko kayo bukas. Good night! Anytime. Wala akong nahawakan basa. Yan. So, tignan natin yung kanyang higaan. Minsan kasi nag-leak dito bigla eh. Yan. So, dito wala naman. Ito yung pajama niya overnight. Wala din naman siyang basa. Ayan na yung diaper. So, nakikita natin na wetness indicator talaga yung linyang yellow. Ayan o. Eh. Naging color blue na siya. Tignan natin kung lumalawlaw. Hindi naman siya o. Oh. Hindi naman siya lawlaw. Stay tuned dahil ibibigay ko na ang aking final thoughts. Final thoughts. Itong aking final thoughts is base lang sa aking experience at opinion ko lamang ito. Unahin natin yung Huggies dry pants. Ang nagustuhan ko dito, leak proof siya, nag-absorb siya ng mabilis, hindi ito lawlaw, at cloth-like siya, which is very comfy si baby sa mga activities niya everyday. Ang ayoko lang dito sa diaper na to is nagtatransfer yung wetness doon sa tissue na pwedeng mag-cause ng rashes sa babies. For me, yung performance niya is ito. Ayan. At ang kanyang price is, yan, average lang. Kung ano binibigay niyang performance, is swak na swak dun sa price niya. Next, ito namang Huggies Platinum.
definitely iba yung materials na ginamit dito. Mararamdaman mo nilang mula labas hanggang loob na high quality yung materials na ginamit dito. Ang mararamdaman mo dito, superior yung softness niya. Sa lahat ng nagamit kong diaper, ito yung pinaka-soft na diaper na nagamit ko. Which means magiging sobrang komportable si baby tuwing gamit niya to. Another is yung pinaka-importante, hindi siya nag-leak. Mabilis din siya mag-absorb, hindi siya lumalawlaw, at hindi nag-transfer yung wetness niya. Na-amaze ako nung tinap ko yung tissue kasi yung mga na-try nating diaper nung una, nag-transfer yung wetness dito, almost zero transfer yung wetness, diba? For me, sana improve nila yung packaging nila kasi hindi naka-indicate sa packaging nila na meron palang wetness indicator yung diaper, which yung iba gustong-gusto yon. Another, sana improve nila sa packaging na magiging misleading sa mga buyers. Eto, etong picture na to. Ayan, yung picture na yan, sana ma-improve nila kasi misleading. Ang nasa picture is parang may tape siya sa likod. Yan, pero in actual, walang tape sa likod yung diaper. Sa iba kasi, like for me, tuwang-tuwa ako pag merong tape sa likod ng diaper. Nung pants ha, kasi hindi ka hassle pag nasa labas ka. Well, hindi naman tayo makakalabas ngayon, pero ayun lang. Sana improve pa rin nila yung packaging para hindi din misleading, di ba? And then, okay. Value for money. Well, opinion ko lang naman ito. For me, yung value for money niya is, ito yung performance, sobrang taas, di ba? Sobrang superior ng softness niya, yung performance niya, yung wetness, papawaw ka, pati yung materials na ginamit sa diaper, iba eh. Pero yung price, ting! Mataas din. Kung itong diaper na to is around 8 to 9 pesos, tapos ito is 27 pesos. So, triple siya ng price ng diaper na to. Tapos plus-plus pa ng ilang pesos, di ba? So, medyo pricey talaga siya. Knowing na it's a disposable diaper. So, alam niyo naman ibig ko sabihin doon, di ba? It's disposable, tas medyo mahal siya. Alam naman natin na kung saan mapupunta yung diaper. Sana mas babaan lang siguro nila yung price. Kahit siguro doble, tanggit charing. Charing, pero mga sana ganun, huwag masyadong mahal. Huwag masyadong triple nung ibang diaper or nung classic nila. For me, hindi pa rin ganun ka-reasonable yung price. Siguro gagamitin ko lang to pag mayroong mga events na shala, ganun. Kasi feeling mo pang prime to eh. Nasa playground si baby, ganun. So, titipirin ko siya kasi medyo pricey siya. Well, okay naman na din to kay baby for everyday use, diba? Ayun, isa pa is, napansin ko na mas malaki yung size ng diaper na to kaysa dito sa classic nila. Eh, parehas lang naman silang large. For me, my verdict is, okay naman na tong diaper na to na gamitin for everyday. And wala pa akong na-experience na nag-leak si baby dito. Gusto ko tong diaper na to. That's it! Thank you for watching this video. Ang dami ko pang i-review yung diaper. Meron ako dito. Mag-compare natin isang brand but different variant. Tapos ito, one brand only diaper. So, tignan natin next time kung anong unahin ko dito. If you like this video, give it a thumbs up. I-share mo itong video na sa mga mommies na kilala mo. And don't forget to subscribe in this channel and click on the bell for future updates. And bye! See you on my next video!